Ikaw na nanonood, alam mo sa sarili mo, at alam ng mga nakararami na napakasaya magkaroon ng pamilya, hindi ba? Pamilyang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob para harapin ang mga hamon sa buhay. Nagbibigay inspirasyon sa iyo at silang katangi-tanging tutulong sa mga problemang darating sa iyo. Masaya, nagkakaisa, at nagsisilbing inspirasyon sa bawat isa. Wika nga ng isang kasabihan na, the more, the merrier. Mas marami, mas masaya. Pero, kapatid, paano kung halimbawa, nagkaroon ka ng 69 na anak? Magiging masaya ka pa ba? Makakaya mo pa ba ang mga responsibilidad mo upang maitaguyod mo sila? O kaya naman, gawin silang inspirasyon upang ipagpatuloy ang hamon ng buhay? What's up mga kapatid? Welcome dito sa KTV Channel at narito ang kwento ng babaeng nanganak ng 69 hanggang sa edad nitong 76. Excited ka na bang malaman kung sino siya? O wala nang patumpik-tumpik pa? Halika na at saksihan natin ang kwento niya. Siya si Valentina Vasilieva, ang kauna-unahang recorded from Guinness World Record, at siya lang naman ang katangi-tanging babae na nanganak ng 69 sa edad nitong 76. Siguro nagtataka ka kung paano ito nangyari, no? Kahit ako naman kapatid, nagtataka din ako kung paano ito nangyari. Hindi ka nag-iisa. Siya si Valentina Vasilieva. Siya ay asawa ni Fyodor Vasiliev. Mula sila sa Shuya, Russia. Sila ay namuhay dito noong 1700 sa pagitan ng taong 1707 hanggang 1802. Siya ang kauna-unahang babae na naitala ng Guinness World Record na nagkaanak lang naman ng 69 na bata. At dahil dito, binansagan siya ng Guinness World Record ng katagang The Most Prolific Mother Ever. At magpahanggang ngayon, siya pa din ang may hawak ng titulong ito. Kapatid, wala pang kahit isa ang naitala o nakahigit sa bilang ng kanyang supling na mayroon lamang iisang nanay at iisang tatay. Pumilip ka na ba kapatid? O nagtataka ka kung paano ito nangyari sa kanya? Para sa iyong kaalaman kapatid, ang isang babae ay meron lamang na mahigit na 40 linggo o katumbas ng 9 na buwan na pagbubuntis. Pero gaano nga ba siya katagal na nagbuntis? At ilang beses siyang nanganak? Alamin din natin kung nabuhay ba talaga lahat ng kanyang mga supling. Siya ay nagbuntis at nanganak lang naman ng 16 na beses para sa kanyang mga kambal, 7 beses para sa kanyang triplets, at 4 na beses para sa kanyang quadruplets. Gumamit tayo konti, kapatid, ng matematika upang lubos niyong maunawaan kung paano ito nangyari. Kung ito ay inyong pagsasama-samahin, 16 para sa kanyang mga kambal, 7 para sa kanyang triplets, at 4 na beses para sa kanyang quadruplets. Kung ito ay inyong pagsasama-samahin, 32, 21, at 16 ay may kabuuang 69. Wow! Nakaka-believe, di ba? Pero base sa nakalap kong impormasyon, isang pares lamang sa mga kambal na kanyang mga anak ang sa kinasamang palad ay hindi nabuhay. At ang 67 na naiwan na bata ay nabuhay lahat at naging adult. Wow! Napakasaya siguro ng kanilang pamilya, no? Subalit, ayon sa ilang mga eksperto, ang ganitong uri ng panganganak ay lubhang mapanganib sa isang ina. At gayon na din sa kanyang mga supling. Maaaring makapagdulot ito ng ilang mga komplikasyon sa kanyang sarili pati na din sa magiging anak nito. Subalit sa kanyang istorya ay talaga namang nakakamangha ito. Merong mahigit na 40 linggo ang 9 na buwang pagbubuntis at isang sanggol lamang nasa loob ng kanyang sinapupunan, ito ay ang tinatawag na normal na proseso ng pagbubuntis. Subalit, paano naman kung madami na ang mga bata sa kanyang sinapupunan? Ayon sa ilang mga ekspertong doktor, mas mabilis ang panganganak ng isang babae kapag marami ang batang nasa sinapupunan nito kumpara sa nag-iisa lamang. Dagdag pa dito na kapag ang isang nanay ay nasanay sa kanyang panganganak, ay maluwan na ang panganganak nito. At isang patunay dito, ang isang naging segment ng Eat Bulaga na nag-imbita ng kanilang mga contestant tungkol sa mayroong maraming anak. So mga kapatid, disclaimer lang po, hindi po ako promoter ng Eat Bulaga ha, pero kung gusto nyo itong mapanood, iwanan ko ang link nito dyan sa ibaba sa may description. Ayon din sa BBC News o yung British Broadcasting Center, gumawa sila ng estimasyon ng pagbubuntis ni Valentina Vasilieva kung hanggang kailan siya nagbuntis sa mga ito. Inestimate nila na nagbuntis ito sa mga kambal ng 37 linggo, 32 linggo naman para sa bawat triplets ito, at 30 linggo naman sa quadruplets ito. At kung pagsasama-samahin mo ang mga ito, bubuo ito ng halos 936 na linggo, at kung i-divide mo naman ang kabuuan ito sa 52 linggo sa isang taon, siya lang naman ay naghahirap
at umabot ng 18 taon sa panganganak para sa lahat-lahat na naging kanyang supling. Bumilib ka na ba, kapatid? Marami ang hindi makapaniwala dito dahil napaka-imposible nitong mangyari. Ilang mga eksperto din ang hindi naniniwala na mayroong ganitong babae na nakapagtala ng ganitong talaan sa kasaysayan. Subalit, kapatid, totoo ito. At ang magpapatunay lamang nito ay ang mag-asawang sila Fyodor Vasilyev at Valentina Vasilyeva na nagkaroon ng 69 na mga anak. Dagdag pa dito ang dokumentong ipinadala ng Nikolsky Monastery sa Moscow noong Pebrero 27 at 1782 na nagsasaad na si Fyodor Vasilyev ay nagkaroon ng 82 na anak sa kanyang dalawang naging asawa. At ang dokumentong ito ay naitala noong 1834 sa librong may pamagat na The St. Petersburg Panorama na nakapagpatunay na meron talagang anak na 69 itong si Valentina Vasilyeva. At ayon sa librong ito, si Fyodor Vasilyev ay mayroon 18 anak sa pangalawa niyang asawa, 6 na pares na kambal at 2 triplets. Ayon din sa talaan ng Guinness World Record, siya ay mayroong sinasabing genetic predisposition na hyperovulate o yung naglalabas ng maraming mga itlog sa isang siklo. At dahil dito, isang makabuluhang pinatataas nito ang kanyang pagkakataon na magkaroon ng kambal o kakayahang makabuo ng maraming mga supling. Hindi rin imposible para sa isang babae na magbuntis ng 27 beses sa panahon o taon na siya ay fertile o tinatawag na may kakayahan pang magbuntis. Ikaw, kapatid, anong masasabi mo sa kwentong ito? I-comment mo naman dyan sa baba at pag-usapan natin. Shoutout nga pala sa mga kapatid na nag-comment at nag-share ng unang video na na-upload natin. At eto sila. Kapatid, kung merong story suggestion, pwede mo siyang i-comment dyan sa baba. Kapatid, nagustuhan mo ba itong video na to? Kung nagustuhan mo itong video na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe ha? At i-hit mo na din yung notification bell para ma-notify at maging updated ka sa mga susunod kong gagawin. Ito nga pala si KTV o Kapatid TV na nag-iiwan sa inyo ng kasabihang always think positive because it will make you succeed. Kita kits ulit sa susunod na video na i-upload ko.